Yo, what's up, DIYers at sa mga YouTube viewers. So ngayon, i-vlog natin kung paano natin i-bypass ang thermal fuse ng Whirlpool LPG or gas dryer na usually gamit sa mga full service laundry shop at saka sa mga DIY laundry shop. So lahat ng mga girls gas dryer niyan or LPG dryer, lahat yan meron mga thermal fuse. Pero sa ngayon, dahil medyo hirap tayo bumili ng parts ng anumang dryer sa laundry shop dahil nga lockdown ngayon, or nasa enhancement community quarantine tayo, halos lahat ng mga shops and stores is sarado. So kung wala tayong mabilhan ngayon at kailangan natin gamitin yung dryer, so ituturo ko sa inyo kung paano i-bypass yung thermal fuse. Pero hindi siya advisable na kung long time use, kasi alam niyo naman kung ano yung gamit ng thermal fuse pag sinabing fuse, di ba? So kung temporary lang naman, okay lang naman natin i-bypass. So ito, papakita ko sa inyo yung nire-refer ko ngayon na Whirlpool gas dryer. So mga DIYers, ito, bukas na yung ating Whirlpool gas dryer. So susubukan ulit natin paandarin kung aapoy ba yung ating fire torch. Ito yung fire torch, dyan lumalabas yung gas. So ito yung igniter, siya yung mag-iinay para maging apoy, para magka-apoy. So tetestingin natin. So yan, umaandar na yung makina. Magbasa natin kung mag-apoy siya. So yung pagkasira ng thermal fuse, isa lang yan sa mga posibleng sira na pwedeng mangyari kaya hindi umiinit ang ating dryer. Pero bukod doon, mas marami pang ibang factor na pwedeng posibleng masira. Pwedeng yung igniter, or pwede rin naman itong pinakang gas assembly nito, itong buong unit nito is sira din. So pinakang common naman is igniter ang nasisira or yung thermal fuse. So yan mga ka-DIYers, hindi umaapoy o hindi man lang nag-iignite yung ating igniter. So kung halimbawa yung igniter is hindi nagbabaga, kalimitang sira na nun is yung thermal fuse. So tuturuan ko kayo paano i-bypass. So ito yung likod ng dryer natin. Ito yung thermal fuse natin, yan. So kung ite-testing nyo yan sa multi-tester, sa continuity, pag wala ng palo, ibig sabihin wala na talaga yung fuse nya or pundido na, so kailangan nating i-replace yan. So ito yung thermal fuse. So wala akong dalang tester ngayon kaya hindi ko mapakita sa inyo na wala ng palo ng continuity. So ito yung gagawin lang natin. So kung kanina naka-wire yan ng ganyan, tanggalin nyo lang, ipag-short nyo yung dalawa. So kailangan lang nating i-tape. So ngayon, sarado rin ang ating hardware. Wala akong magbilhan na electrical tape. So gagamitin ko muna is scotch tape temporary. Kasi bala ko naman itong bilhan talaga ng thermal fuse kapag nag-open na yung mga store. So yun lang, isa-short lang natin ito. So papakita ko ulit sa inyo. So ito mga DIYers, na i-short na natin yung dalawang wire. So muli natin susubukan yung ating dryer kung kaapoy na ba or magpa-function na yung igniter. So isaksak ulit natin. Medyo masikip kasi sa area kaya hindi tayo makapag-capture ng magandang video. Yan, subukan ulit natin. So yan, nagsisimula na siyang magbaga yung igniter niya. So kapag nagsisimula na magbaga yung igniter niya, kung wala naman sira yung pinakang parang stove o itong gas assembly nito, is tutuloy na yan. So yan, umapoy na. Ayan, napapansin nyo, ang ganda na ng apoy, no? Malakas. So, okay na. Pwede na natin itong gamitin ulit. So, yun mga ka-DIYers, napagana natin yung ating Whirlpool gas dryer. So, yun nga, ang naging sira niya, yung kanyang thermal fuse, kaya hindi na siya nag-i-ignite yung igniter niya, hindi na nagbabaga, at hindi na rin nag-aapoy yung kanyang fire torch. So yung pagkasira ng thermal fuse, kung talagang wala talaga kayong mabilhan,
at emergency, kailangan nyo gamitin yung dryer, pwede nyo gawin yung paraan niyan, pero hindi siya for long time use. Pang emergency lang siya. Tapos kapag nakabili na kayo ng thermal fuse, lagyan nyo ulit para sa safety nest ng ating machine yan. Lalo na kapag nagkameron short circuit or ano paman na function sa ating dryer na hindi maganda or malfunction, meron tayong safety device na nakalagay sa gas dryer na magpo-protect sa kanya. So yun yung gamit naman ng thermal fuse eh. Yung para maprotektahan yung ating kagamitan or yung gamit natin. Kahit sa general use ng fuse, alam natin kung para saan talaga yung pagsinabing fuse. So yun lang mga ka-DIYers, at sa mga bagong viewers, please subscribe to my channel na Tawiti Boy All Around, at i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga video tutorial at mga personal vlog and cooking vlog. So salamat!